Hello, welcome back to my channel. This is the card collection tutorial episode. Recap lang po tayo for the last two episodes. I created a video on how to use Faber-Castell Polychromo, how to shade using that. And then for my second video, I showed you how I create my digital portrait. So in example natin, si Limin, no, si Oppa. Ibang medium naman ang gagamitin natin. Papakita ko kung paano mag-shade or mag-combine ng colors using oil pastel. Ito yung gagamitin nating oil pastel. So, makikita niyo naman medyo luma na. Pero, pwede pa ito. Oh, ang gumamit nito. Grade 6 siya. Ngayon, magka-college na siya. So, gawa tayo ng... So, nag-drawing na ako ng flower dito. Very light lang. Using oil pastel. Ayan. So, sa paggamit ng oil pastel, ano kung gagamitin yung from darkest to lightest color. Before that, yan, pumalilip. Kailangan natin linisin yung oil pastel para hindi kumalat yung ibang colors na nakadikit sa kanya para malinis pa rin tingnan. Kailangan circular motion yung pagkulay. Medyo luma na talaga yung pastel. So, yung quality ng pastel, hindi na siya ganun katulad ng kapag bago pa siya. Kung napansin nyo, kapag palayo ng palayo, may mga white spaces na. Kasi, iniiwan ko yan para sa next color. Para mag-blend siya ng maayos. So, tulad nung kanina, linisin ulit yung pastel para hindi ko malinis tingnan yung kulay, hindi kumapit yung ibang colors. Yan, pagdating dito, pag yung mag-mimic na sila, gaana natin yung pressure. Para hindi masyadong mahalata yung pagpapalit ng kulay. Ayan, kung napapansin nyo, ilalapit ko. Medyo nagbabakpak yung colors. Hindi ko alam kung dahil luma na yung pastel or dahil or ganito talaga yung brand. Kasi yung gamit ko talaga nung nag-aaral ako, yung tatak niya, yung iba yung tatak. So, hindi ganito ka dumi. So, ganito na lang. Kung may brush kayo, i-brush nyo. Para hindi kumalat yung kulay. Mag-leave out din tayo ng konti yan. Yung hawak dito sa dulo. Para hindi nababali yung color. The circular. Ayan. Subukan naman natin itong Faber-Castell. Yung kanina is Best Buy. Ito, Faber-Castell na luma din. So, try natin gamitin itong lang ito. So remember, in oil pastel, don't leave out white spaces para vibrant yung output ng artwork nyo. Ayan. So kung hindi kayo satisfied, kung hindi smooth yung pag-combine, pwede nyong balik-balikan yung darker shade, lalagyan nyo ng konti dun sa... Lalagyan nyo pa ng konti dun sa lighter shade. Pero, dapat control nyo pa rin yung pressure para hindi masyadong halata yung... So, itong part na to, medyo hindi siya maayos na nag-combine, diba? So, gagawin natin. Lagyan pa natin ng... dito. Lighter. Ayan. And then... Ito din,
lighter pressure para circular. See, may konting difference. Mas okay yung transition ng colors. So sa part na to, mas gusto kong gamitin yung Faber-Castell kesa sa Best Buy. Hindi ko sure kung dahil sa tagal na talaga, as in sobrang sa tagal na ng mga materials na to, bakit ganun yung output nila. Ito kasi sobrang makalat, nakikita niyo pa yung mga residue nung colors. Pero dito, wala. Hindi siya, smooth lang siya gamitin. So, mas gusto ko yung Faber-Castell. Pero may iba pa akong mas brand na mas gusto, which is yung Lentil Oil Pastel. Eh, sayang, wala tayo ngayon dito. So, hopefully, after ECQ, makabili tayo ng ganong brand. But for now, we stick to this old oil pastels. So, yung may-ari nito, grade 6 pa siya nung time na ito. Pero, ngayon, magka-college na siya. So, imagine nyo, ilang years na siya. Mahirap na siyang gamitin. Hindi na siya madali gamitin. Pero, naka-produce pa rin tayo ng magandang output. So, tapusin natin to. And there you have it, our oil pastel flower. So, gumawa lang ako ng ganitong sample para din matry ng mga kids natin. Lagyan ko ng outline na black oil pastel. Medyo hindi pantay-pantay yung outline kasi medyo hindi siya nagpantay-pantay kasi maliit na yung black, yung color black na oil pastel. Nakakatawa to. Sorry. Tinignan mo lang yung petals, pero in-alternate ko yung color. Pagdating dito, magdidikit yung dalawang color. So, pinainyan ko na lang. Kunwari may leaning, pero wala talaga. You can see the transition of the colors. Smooth, very smooth lang. So, yun ang maganda sa oil pastel. Madumi siya, pero very radiant yung colors niya. Kailangan lang natin maging maingat sa paggamit ng oil pastel kasi mabilis siyang kumalat, madumi, madikit. So, ayun. So, unang-una, lilinisin yung oil pastel ng basahan o ng tissue para hindi magkaroon ng unwanted colors. Second is from darkest to lightest color ang paggamit ng colors. Third, circular in motion yung pag-color mo ng oil pastel. Hindi pa ganun, hindi circular. Tayo pang fourth, ang hawak sa oil pastel is sa dulo para hindi siya maputol agad kasi very fragile yung oil pastel. Sobrang lambot niya, mabilis siya maputol. Panglima, kapag mag-meet na yung dalawang shade, magbawas tayo ng konting pressure. So, light lang kapag mag-meet na yung colors para katulad niya, no? Para yung pagka-gradient niya is very effective. Ginamit natin dito is very old oil pastel. So, kahit sobrang lumana niya, magagamit pa rin talaga natin siya. So, huwag natin itatapon yung mga lumang materials. Pero mas gusto ko tong Faber-Castell. Mas malambot siya kaysa sa Best Buy. So, ewan ko lang kung yung mga bagong oil pastel nila is ganun pa din. Baka naman kasi pinaglumaan na to ng panahon kaya ganun katigas. Pero, overall, makakagawa ka pa din ng artwork kahit luma yung mga gamit mo. So, no need to buy kung ano yung lalo na ngayong ECQ, hindi tayo makakalabas, diba? So, kung ano yung nasa bahay natin,
pwede natin pagtiyagaan, tsaka makaka-create pa rin tayo ng artwork. Just be creative and be patient. That's all. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and hit the bell button to get notified for my new videos. Kung may gusto mo kayong ipagawa or mga tanong, kung may gusto kayong matutunan sa arts, kung anong bagong medium, pwede nyo pong i-comment sa comment section. I'll try my best to create a tutorial for you. And again, thank you for watching. Bye! Be creative!